Anak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nagbiba sa Diyos niyang bayan. Nagpupuring mga hihirang, masayang nagbibiwang, anak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang mga kapatid at ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na misa. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Amas para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan sa mga tao na lulugdan niya. At namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubulihan namin. Sasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, ang Doong Diyos. Ari namin, Diyos amang nakatangyarihan sa lahat, ang Doong Yesu Kristo, itong naanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ipagpapalas ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos
na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hiniling naming kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan. Sa pamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Pinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang Siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Pinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na pares ninyo. Pinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, Poon, na di nagmamaliw, ang sutuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yung pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Maawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo, Poon, ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi.
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Pumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkakaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Ang init-init, nandyan kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Marcos, isang ebanghelista manunulat ng mabuting balita. Meron tayong apat na ebanghelista, si Mateo, Marcos, Lucas at Juan. So silang apat ay mga ebanghelista. Pero sa apat na yon, dalawa lang ang apostoles, si Mateo at Juan. Samantalang si Marcos at Lucas ay hindi. Si Marcos ay, o si Mark, John Mark ang pangalan niya, ay teenager pa lang daw, naging kasama na siya ni Pablo at ni Barnabas galing ng Antioch papunta sa unang missionary journey ni Paul. Pero wala pa sa kalahati, nasa Pampilya pa lang, one-third pa lang ng kanilang ruta, si Mark o si John Mark nag-decide na bumalik hindi sa Antioch kundi sa Jerusalem. Ang paliwanag ay dahil nandun sa Jerusalem ang kanyang nanay. Na homesick yung bata, yung teenager. So, inabandon niya si Pablo at si Barnabas na kanyang pinsan. Pero si Marcos, lumago ang kanyang pananampalataya dahil hindi doon natapos ang kanyang pakikisalamuha sa mga apostol, naging kasama din niya si Pedro,
si Peter. Kaya sa ating unang pagbasa, sinambit ni Pedro. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Kumbaga, nandun yung pagiging magiliw ni Pedro kay Marcos na paglipas ng maraming taon, lumago ang kanyang pananampalataya. Si Marcos sa kanyang, kasi ang Biblia naman po, hindi naman po ito bumagsak sa langit, hindi po. Event muna, di po ba? Naging tao muna ang ating Panginoong Jesucristo, lalo na yung bagong tipan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ipinadala ang kanyang buktong na anak, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakilala natin ang Poong Nazareno, ang Poong Jesus Nazareno, makapangyarihan sa salita at gawa. Pinarusahan, pinahirapan, namatay, ngunit muling nabuhay. Pagkatapos ng event, dinatural po yung kwento ng mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At syempre po, kung hindi na isulat yung mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, meron ba tayong mabuting balita na pag-uusapan ngayon o ebanghelyo? Wala po. Kaya naman pagkatapos ng event, naging oral tradisyon, pagsasalin ng mga kwento, naging oral. Halimbawa po, yung ating mga lola, lolo, nanay, kakausapin natin, pakikinggan natin yung kanilang kwento tungkol sa ating pinanggalingan, sa ating angkan. Ganun din ang mga apostol. Si Mark na naging kasakasama ni na Paul, ni na Pablo, Barnabas, Pedro. Kumbaga, kinasihan ng Banal na Espiritu na isulat ang mga pangyayari, kwento ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung Ebanghelyo ayon kay San Marcos, ito yung kahit na pinakamaikli, 16 chapters lang po. Samantalang kay Mateo, 28 chapters, kay Lucas, 24, kay Juan, 21, sa kanya, 16. Pinakamaikli, pero pinakamatanda. Oldest account ng gospel. Nasulat ito noong between 65 AD hanggang 70 AD before the fall of Jerusalem. Pero ito naman yung kwento ni Marcos na ang ating Panginoong Kristo, tunay ngang anak ng Diyos, makapangyarihan sa gawa, sa salita. Kaya naman, punong-puno ng action yung buhay o talambuhay na inaisulat ng Panginoong ni Marcos tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kung nanonood kayo ng Batang Quiapo, puno ng aksyon, basahin natin yung Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Puno ng aksyon, kababalaghang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Dahil sa kanilang pagmimisyon, sinabi dito, di po ba sa ating Ebanghelyo? Sabi dito, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinambit ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan. Naging masigasig ang mga apostol, ang mga disipulo, ang mga tag-alagad ng Panginoon na sa bandang huli, sinambit dito, tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito, pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Kasi ito naman yung pangako ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 28, verse 20, yung pinakahuling verse, sinabi ng Panginoong Jesucristo, kaya nga, humayo kayo sa lahat ng dako, turuan ninyo sila sa lahat ng itinuro ko sa inyo, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sandaigdigan. So, ang Panginoong Hesukristo, nanatili siya. Umakyat man siya sa langit, pero sa pamagitan ng banal na Espiritu, sumasa atin siya. Isang Diyos na may tatlong persona. Ama, Anak, Espiritu Santo. At ito yung patuloy na ipinangangaral natin. Mga kapatid, opo, kung si Marcos o si John Mark nagkamali, kumbaga, inabandon niya sina o pinabayaan niya sina Pablo at Barnabas, nagkaroon naman siya ng pagbabagong buhay dahil sa salita ng Diyos. At nasambit din sa aklat ng Gawa ng mga Apostol na nung pangalawang missionary journey ni Paul, gusto sana ni Barnabas na isama si Mark. Humindi si Paul. Sabi ni Paul, hindi natin kailangang isama ang taong pinabayaan tayo sa ating pagmimisyon. Yung dalawa, dahil si Barnabas, ang kanyang pangalan ibig sabihin, the encouraging one, gusto ni Barnabas na bigyan ng second chance si Mark. Naging mainit ang kanilang pagtatalo na silang dalawa man ay naghiwalay din. So ganun po. Pero ibig lamang sabihin, silang lahat ginamit ng Panginoong Hesukristo upang ang kanyang kwento ay manatili at maipalaganap. Mga kapatid, opo, sa buhay natin, tayo bilang tao, simpleng-simple, pero kapag tayo'y naging saksi ng kabutihan ng Panginoon at atin siyang ibinabahagi sa ating kapwa, nagiging tunay na tagasunod tayo ng Panginoon. At yung kanyang mandato na sinambit dito, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita, ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan. Mga kapatid, opo, di po ba? Kung tayo'y kapag masaya tayo, gusto natin magkwento sa ating kapwa pag masaya tayo, bakit hindi natin ikwento ang kabutihan ng Diyos na kanyang ginawa sa bawat isa sa atin? Bakit hindi natin ikwento ang kabutihan ng Puong Nazareno na naging kasakasama natin sa ating pang-araw-araw na buhay? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sandaigdigan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Sa bawat kahilingan, sambitin natin, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob
at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkakapuri na si San Marcos ay iyong dinadakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sampayanan ng buong tiyaga. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kita sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong Jesucristo. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Diyos na ako, ng puno ng langit at lupa, ang kadakilaan mo. O sana, sa kataasan,
Hosanna, Hosanna, sa kautaasan. Hala ang kapangyarihan sa kalangang Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kautaasan. Hosanna, Hosanna, sa kautaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang makloob na ito upang para sa ami maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Marcos, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sundin ating dinggin ating ipagmalakin na si Jesus ay ating Diyos ang ay nakaligtasan. Magalak pagkat nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagpilihan sa langit, mga anghel na banal, at
Announcement, inanahanyahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo higit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan. Sa darating na April 27, 2024, sa Sabado, ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father Rufino Siscon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Faris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikausapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sampai jumpa di video selanjutnya.
at kaligtasan. Padre Jesus, nasa mo, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mong pinamatayan ay sa gisang ng pagkakasal. Nasa Padre Jesus, Nasa Ilo, 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 Ilo,